Kinabukasan po lahat ng natirang bigas, almost isang tonelada. Isang tonelada po mahigit. Ay ibinigay uwagad natin sa Barangay Santo Domingo, Quezon City, doon daw sa nasunugan. Sa pangunguna po ni Captain Michelle Ann Yu. Okay, walang dumating na 100 cabans at kaya kong panindigan yan. Ganun din sa kapitan, kaya din niyang panindigan yan. May nabalitaan ho kasi ako na si Mystica raw ho ay nagngangangak-ngak. Actually po, nung araw na nag-message sa akin si Mystica at nagre-request ng 100 kaban, ang nangyari po ay naubos po ang bigas dito. Pero kinabukasan po lahat ng natirang bigas, almost isang tonelada. Isang tonelada po mahigit. Ay ibinigay uwagad natin sa Barangay Santo Domingo, Quezon City, doon daw sa nasunugan. Sa pangunguna po ni Captain Michelle Ann Yu. Ayan po yung pangalan. Captain Michelle Ann Yu. So Mystica, bago mo sana ako tirahin, tignan mo muna yung effort ko. Kasi unang-una, hindi ko obligasyon yan. Pero dahil nag-request ka sa akin, at dahil gusto kong tugunan, antimano, kinabukasan lahat ng naiwang bigas dito. Ulitin ko, Mystica, isang tonelada. Ha? One tons of rice. Pinatawag ko agad si Barangay Captain Michelle Anyu para pick upin dito. Yun yung kahuli-hulihang bigas bago abutan ng lockdown. So ang gawin mo, Mystica, nag-verify ka munang mabuti. Tanungin mo yung Barangay Kapitan. Dahil ang sabi mo, Barangay Kapitan ng Santo Domingo, sa Quezon City. So yun, ang Barangay Kapitan, si Michelle Ann Yu. Paano ko makikilala? Punta ka sa kanya, tanungin mo kung nakakuha ba talaga ng isang tonelada. Okay? Alam nyo, ako napapagod minsan. Alam nyo kung bakit? Una, higit sa lahat, hindi ko ho ito obligasyon. Pero dahil sa tanging layunin ng isang pusong mapagmahal sa ating mga kababayan, kaya ito po ay aking ginagawa. Nakuha nyo po. Huwag nyo na akong batikusin eh. Inuubos ko na nga ho lahat ng kung ano meron ako, maipamigay lang sa taong bayan. Tignan nyo, madaling araw na naman, linggo na ng pagkabuhay. Ako'y patuloy pa rin gumagawa. Eh, huwag na ho kayong bumatikos, huwag na ho kayong dumakdak. Kuda kayo ng kuda, wala naman kayong ginagawa, di ba? Gumawa kayo bago kayo kumuda. Eh, kuda kayo ng kuda, wala naman kayong ginagawa. Di ho ba? Eh, di kung gusto nyo, pagkatapos ng COVID, yung ibubuga ng bunganga nyo, magkita tayo ng harap-harapan, eh di magsuntukan na lang tayo, di ba? Nakakapagod kayo eh. Di ho ba? Imbis na kuda ka ng kuda, kung ano meron ka itulong mo, kailangan tayo ng lipunan, kailangan tayo ng gobyerno. Nakakapikon na ho eh. Pagod na ho yung nararamdaman ko eh. Pero ang tanging natitira na lang ho lakas sa akin, yung makita kong maihangon yung ating mga kababayan sa kahirapan eh. Ha? Masustain man lang yung pangangailangan ng ating mga taong bayan. Makaligtas man lang dito sa ating pinagdadaanan na krisis. So, ngayon, I was just shocked kasi nalaman ko na gumawa daw ng video itong si Francis Leo Marcos, okay? So, of course, kailangan din na i-connect ko ito doon sa kapitan and of course doon kay Ate Jing, kay Ate Marites Marinas. So it's really very very important that kailangan ma-clarify ito kasi kung ano-anong pinagsasabi na kung ano-ano ng mga pinagsasabi tungkol sa akin na kung gusto ko daw kailangan na pagdating ng after ng lockdown ay magsuntukan na lang daw kami ganun. Huwag ganun, okay? At huwag huwag magpalusot kasi ako yung tao na hindi ako basta-basta magsasalita kung alam ko na patas ang treatment dito. Hindi porke na ako ay nag-request lang, but that doesn't mean that ganun na lang na kung ano-ano na lang ibinabanat sa akin. Francis Leo Marcos, maano lang naman kasi bigyan mo ng kasagutan kung ano yung mga messages ko plus kung ano yung mga messages that ng mga taga Santo Domingo na inatasan ko, lalo-lalo na kay Ate Jing Marinas. Okay? But there was no simple answer at all. Ha? I have done my part, I have done my best in order to put some statements asking na bakit ano yung na-mention na 25, nung una nga 25 eh, hindi 20, okay?
yung 25 ka vans na mapupunta dun sa Vins. Walang na-specify na yun yung ni-request ko, kundi ni-specify at makikita nyo rin kung ano yung pinapakita niya sa kanyang live video that was going to a certain Vins. Walang nakalagay na yun ay pupunta mismo sa pangalang Misika. So, iba po yung ni-request ng Vins Avana, yun po yung ni-request na 25 ka vans, pero 20 lang po yung ibinigay, 20 po yung dumating. So, yung pinapalabas na niya ngayon na naibigay na daw kung ano yung ni-request ko, wala po. At mismo na po yung kapitan mismo ang makakapagpatunay na wala pong dumating na 100 ka vans. Ha? And it is really very, very opposite or very, very far to what he was saying on his live video na meron daw siyang naiwang mga isang toneladang bigas at yun daw yung ipinamigay. Ewan ko lang kung ano yung totoo, okay? As far as I'm concerned, nakausap ko po yung kapitan by that time na may dumating po doon na 20 ka vans. So, she just wanted to make sure na hindi po yon yung mismong ni-request ko sa kanya. Okay, so, meaning, there was already a certain arrangement noon na 100 ka vans ang na-i-announce niya, and he even acknowledged that he's my friend. He even acknowledged that he was giving me, he was actually granting my request. And then, all of a sudden, may dumating nga doon 20 ka vans, okay? 25 pa nga eh, yung sinabi niya na mapunta sa Vins. Pero at the end, 20 ka vans lang daw pala. So, it was very, 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 very clear na yung 20 ka vans na yun was going to a certain Vins Avana kasi siya nga daw po yung nag-request noon para daw po sa kanilang group na mga senior citizens, ganon. Kaya, huwag naman kayong magmagaling at huwag naman kayong magmalinis. Ah, huwag naman kayong magsalita ng kung ano-ano na sa akin. As a matter of fact, this is not for me. I have requested dahil nga sa pinagmamayabang na niya na tonelada, kung kailangan nyo mag-request, all you have to do is ask me. Kaya nga naman ako naglakas love because this person is someone that I have talked to before way back then, okay? Kung ilang years na ang nakakalipas nung nandun pa ako sa ibang subdivision. Okay, kaya ako naglakas loob. Otherwise, I wouldn't even bother. Okay, kung hindi ko siya kilala, I wouldn't even bother. Ayaw ko yung pinapalabas na ngayon na ako yung parang yung atat na mabigyan ng 100 ka vans. Hello? Hindi ko kailangan yon. Okay, I was just doing this in order to be able to help kung ano po yung naumpisa ko na mabigyan po ng tulong. Most especially doon po sa mga nasunugan because they are the ones na talagang gusto ko po sana na kung kahit papano eh mabigyan po sila ng 100 ka vans and then he granted it, okay? Ang sa akin kaya ako nagpost because there was no messages, there was no answer, there were no response na natanggap ko in spite of all those messages na naiano ko doon sa mga na-i-post niya sa YouTube since na hindi po ako makapag-post doon po kung saan siya, okay? Kung saan siya laging nagla-live. Kasi once na hindi ka pa accepted as a friend kasi nag-friend request ako, but obviously, he's got a lot of friends, punong-puno na yung kanya friend request and that was the reason why he wasn't able to entertain any more requests. And at the same time also, as just like what he said na naghang daw yung kanyang inbox, pero by the time naman na ni-responde niya yung request ko na sinabi niya, sure, I will do it for you. I will give you 100 kavans in favor of those people na ni-requestan mo. So, I was hoping talaga na merong darating. Ako, hindi ako basta-basta magngangalaite unless na talagang alam ko na talaga na walang dumating. I really had to make sure that I was able to talk to the barangay captain, okay? And of course, I had to make sure din na ma-clarify din lahat kung ano yung mga curiosities or kung ano man yung kasagutan ng bakit at walang dumating na 100 ka vans. Okay? So, kung yun yung mga ginagamit niyang panira niyang sa akin ngayon, para supalpalan niya yung pagmumukha ko at kinakailangan daw na after the lockdown, magsuntukan na lang kami. I mean, napakababang uri naman.
Okay? Hindi ito paligsahan ng suntok. Dito yung paligsahan talaga ng word of honor kung isang tao ay may integridad. Okay? Kasi ako yung tao na kung meron kang binitawan, lalong-lalo na if it's really something na involves other people na talagang sila ay umasa, so that means na talagang dapat ibigay po kung ano yung ipinaasa o okay, kung ano yung ipinangako. And it was already been publicized lots of times. Meron na rin mga naglagay po dyan na ayun, igagrant na niya kung ano yung request ni Mystica, mga ganyan. Okay. So, kung hindi ko naman po sabihin ko ano yung totoong nangyari, eh hindi naman po pwede. Hindi naman pwede na naipalabas na at nagbigay na siya. Naipalabas, naipublicize na, nagbigay na siya. Kaya nga po ako, kumasa, nasabi ko, sandali lang, ito ba'y drawing lang? Ito ba ay, it was really something na it was actually being manipulated by other people kasi knowing nga naman na yung mga tumitira sa akin dati eh yung talaga yung mga friends niya na talagang sinasabi nila na they are really being close to him. Okay? So, sana maayos na ito. Ngayon, kung talagang wala siyang maibigay, mas maganda na lang yung sabihin na lang niya, ora mismo. Kaysa yung napaasa yung mga tao doon, tapos ngayon, pinapalabas na niya na si Kapitan mismo ng Santo Domingo na yung sinungaling. Which is really pangit. Okay? Pangit talaga. Hindi maganda po yun. Kasi ako po, nakita po nila, talagang magandang record ko po doon sa mga taong nandoon, lalo po doon sa mga nasunugan. Sobrang napakaganda po yung record ko sa kanila. Just like by the time na nagdala po ako sa kanila for the first time noon ng mga goods, mga relief goods at saka mga fruits and vegetables galing po mismo doon sa pinagmamalaki ko na kumasa din po doon sa challenge ni Leo, ni Francis Leo Marcos na nagbigay siya ng 500 kabans doon talaga directly to doon sa mga maralita talaga at talagang naibigay po talaga doon sa mga taong sobrang gutom. Kaya nga po, sinasabi ko na eto, pinagmalaki ko pa na yung aking pera ay talagang ibinigay ko sa kanila noong nagkaroon po ako ng first salary sa YouTube. Binigay ko talaga, walang pakundangan, wala po, no second thoughts talagang itinulong ko po sa kanila, okay? And of course, along with the donations of Sister Nancy, Ignacio Di Maranan, Dovi San Andres, and of course, David Ilagan from the USA, and of course, Dovi San Andres is coming from Canada, and Sister Nancy, Ignacio Di Maranan is also from Laguna. Okay, so ngayon, ayoko yung pinapalabas ngayon na ako yung sinungaling at ayoko rin talaga na pinaasa ko din yung mga tao. Kaya nga naman po ako, nag-post dyan na I just want them to know that wala pong dumating na 100 kabans. Okay, walang dumating na 100 kabans at kaya kong panindigan yan. Ganun din sa kapitan, kaya din niyang panindigan yan. Very, very far from kung ano yung sinasabi ng Francis Leo Marcos na yan. Tapos sinasabi niya na, kung gusto mong tumulong, hindi ikaw na lang, huwag ganun. I have done my part, and of course, every time that I do my part, it has to be on my own ways. Huwag mo akong kalabanin in terms of yaman-yaman ngayon because I have already said na in terms of kung ano-anong bigas or whatever, hindi yon ang pinangangalandakan ko dito, kundi kung ano yung kakayanan ko po na tumulong in terms of kung ano.